kasamahan kayo, mga tambay, ah. A punch for a punch. Pero eto nga, pagdito, second band ng ating ODK Heroes, samantala, second band ng ating OG3 Esports. Yun, no? Yes. Second band na, mga tambay, let's see. Hoop, hoop, hoop. Oy! Always on the way. Ako. Your team is picking. Pero eto nga, ODK first pick, link is open, mga tambay, Lunox as well. Let's see, sino ba ipaprioritize dito? Eto na. Johead, Paquito. Ay, Paquito, nakaban. Johead, pwede. If it's open, sino ba first pick? ODK, Link, ang pipiliin dito. Makayo, Link. Kaya ako, para kay Imba Jerry, syempre, isa sa mga comfort hero niya. Pero eto na, naku po, delikado kayo sa ating OG3 Esports. Eto, first and second pick. At eto nga, Johead yata, mga tambay, para sa ating... Johead together with Alice! First two picks ng ating OG3 Esports. Oy! Oy, Alice! Your team is picking. Ito? Yes. Alice at Johead. Pero eto, second and third pick para sa ating ODK Heroes na parang lumilintol sa kanila, Yaku. Uy! Eto na naman, may after effect na naman sa kanila, Yaku, ha? Yes, grabe, Yaku. Gamit niyang camera, Yaku. Di mo na itatanong. Eh, naka-drone yan. Kaya medyo gumagalaw ang camera ng ating ODK Heroes. May after effect yung lintol sa kanila, Yaku. Medyo matindi yan. Pero eto nga, mga kaibigan, grabe. Medyo greedy lineup for ODK Heroes. Having that Harley, Lunox, and Link. Samantala, third pick tayo, OG3 Esports. Grabe. Nako, napakalupit talaga Yako ni Monty dito sa ating OG3. Malupit siya. Bot yan, ah. Siyempre, Monty. Monty yan, Sir Jim. Napahano tayo dyan. Oy, yun doon, ah. Para sa ating OG3 Esports. At eto na, Yako. Last band para sa ating both teams. Yes, mga katambay. Nako, Yako, sana akong panalangin ko. May team dito na sumali. Tapos, ang gamitin niya mga ano, IGN. Mga pangalan natin. Oo, no. Yako Jeff, Yako Monty. Baka sumali, Nestle Solid, ha? Oo. Suffers, ako, Yako, kahit matalo. Kakampihan ko yun. Talagang isa-shoutcast ko na todo kahit matalo. Ako, kahit pang umaga yung larong yun. Ikakas ko yun. Yes. Pero eto na nga mga tambay para sa last band ng ating ODK Heroes. Good luck. Oy, hello, Hardy. Sabi ay, abusa. May lapo pa, sabi ni Sian Roque. Sino pwede ka-trash token dyan na ODK Heroes? Sabi ni, uy, nagkahan ng ka-trash token. Nagkahan ng ka-trash token yun, oh. Bugbugin nyo na! Ginawang online rampula. Sige, wakang pintenga! Ginawang online rampula ng ating ano, comment section. Pero eto na, syempre. Sir, fourth and fifth pick para sa ating ODK Heroes. Yes. Nako, kulang pa sila rito. Yako ng kanilang tank, ng kanilang XP lane. Well, they can get barats for the XP lane. At syempre, Pobius is open as well. Pero walang may dash, so Bobby's medyo hindi viable. Tamos is open, pero expert nga naman, bukas dito. Ayan na naman, Yako, Martis. Oy. Ayan na nga, Martis na. Woohoo! Martis boss 5 yan, Yako. Uy! Naku, Yako. Eh, yung Smarties, Yako, matagal na nalausak Smarties. Pero iba ito, iba yun. Iba ba yun? Akala ko yun. Luma-luma na yun eh. Hindi ko na nga naabot yun eh. Time to win. Pero ito syempre, Lancelot para sa ating OG3 Esports. At ito, simulan na natin ang ating bakbakan in 3, 2, 1. Let's go! Welcome to Mobile Legends! At eto syempre, pause muna tayo! Yun! Yes! At yan nga po, showing their phones. Salamat po sa kooperasyon for both teams. At eto na syempre, let's get back into the game! At eto na, Yako! Bakbakan na! Eto na tayo sa ating game number 1, best of 3 series sa ating ODK Heroes laban sa ating OG3 Esports. Napakalupit, napakainit, napakatinding makbakan. Sabihin natin sa pag-download sa napakalupit na application na recollect nyo, like natin lahat! Like up! And please like, share, and follow na rin po ang page ng Tambay TV. At huwag nating kalimutan na mag-tag ng tatlong tropa for you to have a chance to win 500 pesos
Word of Gcash! Yes, mga kaibigan, mamimigay po tayo ng 500 piso na Gcash sa oras na umabot ng 500 ang ating mga viewers. Saan pang hinihintay mo, i-share mo na ang ating stream at itag ang iyong tatlong tropa para naman syempre, nag-i-enjoy ka na, kumikita ka pa! At eto syempre, pakilala natin ang side ng ating ODK Heroes. Nandito nga, Imba Jerry, gagamit ng ating link, si Sho, para sa ating Lunox Herbs naman, sa ating Harley Heads para sa kanyang export at simple number one para sa ating pangalan to yako. Martis. Oy, Choco Martis nga pala. Ayun at syempre para sa ating Octane Esports kay Hua, para sa ating Alice, hello Hardy, para sa ating Johead, How, para sa ating Yudora Denzel, para sa ating Lapu Lapu, and Monty Batev, para sa ating Lancelot. Yes, mga kaibigan, grabe, first blood nga going in favor nating Octane Esports. Grabe, pinakita nila kanina sa ating bakbakan dito. Pero eto lang nga mga kaibigan, tatakbo. Pero hindi aabutan. Sisigaw ang pangalan mo. Yeah, what's up? Pero eto lang nga mga kaibigan, ang ating kuryente ng gulat, medyo hindi malang nailing doon. Ang ating Choco Martis mga kaibigan, dito sa kuryente ng gulat na binigay sa kanya ni How. Nako, yako ha. Eto na, tingnan natin sa ating bottom lane. Shizu laban kay paring kay Hua. Pero syempre atas muna yan. Pero eto Hello Hardy, naklamp na nga doon. At eto na naman, bagsak na naman ang mukha ni paring Sim4No1. Hoy, nako, napakatindi nga mga katambay. 2-0 kagad for the side ng ating Og3 Esports mga katambay. Pero eto na nga, nagkakatakuan, papasukin dito. Mukhang may invade mangyayari. Pero ating turtle dito, kinakuha na ng ating Lancelot. Spotted ka dyan, Link. Imba Jerry nakabang dito. Siyempre, ang ating export ng ati sa ating ano, smart missile. Pero eto, Joey dito will fall down. Masyado ka ng malalim dyan, bata. Masyado ka ng maraming nalalaman. Kailangan ka ng itumba. Pero eto na nga mga kaibigan, tuloy rito sa pagkuha nga ng turtle dito ang ating ODK. Pero eto, nagmalalim na naman ang ating Lapu-Lapu. Wasing-wasing, meron kasama pa Flaker It. Pero Piraga Armor matatanggal dito. And export will fall down. Ganda naman ang labanan niya ako. Yes. At eto na ako po, Sim4No1 again. 0-3 ka na! Nako mga katambay, this is not looking good para sa ating Sim4No1. Para sa kanyang Martis, nakakatatlong patay na. 3 minutes pa lang sa ating bakbakan. So that is a 1 death per minute dito ng ating Sim4No1. Grabe. Malapit mga kaibigan. Magandang statistics yun, Yao. Yes, one death per minute. Grabe. Yeah, no? Dapat siguro magkaroon din ng ganyang achievement dito si Monton. Kasi meron doon kills per minute. Pero yung death per minute, wala mga kaibigan. And I think this is another kill para sa ating Martis. And that is the fourth time. Bang, 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 yes. Bang, bang, pero isama mo si Paring How. Yes, mga kaibigan. Grabe naman ang bakbakan, pero ito. Saan punta, Sir Chief? Killing spree para sa ating Johit dito. Last Insanity! Pero mas matigas pa rin, Blood Oath dito, mga kaibigan natin kay Lua. At mukhang papasukin niya pa ang ating export. Pero tamang atras dito ng medyo nakikiramdam po na meron nga pang Harley sa paligid. Uy, so Harley. So that is a very good play, mga katambay, para sa ating kay Lua sa kanyang Alice. Making sure na hindi na siya dito. Yes, sabi nga rito ni Reyes GC, Monty lang sa kalam. Yes, talaga ba sa Monty? Sa kalam yan, mga katambay. Diyos ko po! Pero ito, tingnan na nga natin ang ating mga tropa. Eject already. Pero ito, mahagis pa. Pero naklam nga doon ang ating Hello Hardy. At mapapatlas nga ang ating Jawhead. Pero 40 seconds away para sa ating next turtle. Yes, mga katambay. Sabi rito, Martis JM666. Sabi rito mga katambay. Pero ito na nga mga kaibigan, 3-man rotation, make that 4, coming from Ogti. Papasukin na to mga kaibigan. Tumasad ni Magic. Delikado buhay niya rito. And Alice will fall down. Pero may na-ejector dito ang Harley. And he will fall down as well. Pero eto na, dalawang miyembro. Pumapalik pa rito. Sa blade. Ako, napakasakit ng Martis mga kaibigan. Tumatakbo rito ang ating dalawang grupo. Pero grabe, shutdown nga ang ating Johid. Papalag pa rito ang ating Lancelot. Pero syempre, Thorn Rose hindi tatama. At makakatakbo na, 5-8 scoreline natin in favor nating Og3 Esports. Pero ang ating ginto, pantayan-pantayan, 14,000 sa magkabilang kupunan. Tama, at eto na, tignan natin, paring Shizu, nandito na sa ating bottom lane.
Pero clearing of lanes lang ginagawa niya. Gold grab, kinukuha na nga dito. Mababasag ba ang ating bottom lane first tower? Siyempre, mukhang basag na nga to. Parang kay Labaring si Shu. Pero ito na, Dead Magic, kinamit na nga doon. Pero ito, hindi masasaktan doon ang ating kay Hua. Grabe ako yung mga bagong pasok dito sa ating torneo. Talaga nagpapakita ng lupit at galing. Pero Martis pati dito mga tambay. Stable Force, Ejector, di may ahag siya. So may takuan nga rito. Oy, labo-labo. Napitas siya ron sa ating top lane mga katambay. Napaano tayo doon? That's a 1v1 situation. At napitas nga si Dancy sa kanyang lapu-lapu ng ating X-Borg ni Heads. At ito nga, syempre, item check tayo, Yahoo, para sa ating mga core. Syempre, Iba Cherry dito with the top boots and war axe and going to our Demon Hunter ata. Pero ito naman, para sa ating mga tropa nga, si parang Lancelot with war axe and tough boots. Yes, going for endless battle yan, mga katambay. Pero ito na. Pero tingin ko, Yako, baka hindi endless battle yun. Baka ikakachu-kachu niya lang yun. Pero malaman na mamaya. Pero ito. Naku! Bye-bye! Bye! Naku, grabe. Sinigurado pa. Binigyan ng isang sniper doon, mga kaibigan. Na flame shot. Alis ka na! Grabe, lakas din ng ODK talaga, Yako. Tingin ko, Yako, talagang medyo nagulat lang sila. Nabigla lang sila nang nakaharap nga nila kanina ang ating Archangel. Kaya sila Tempest medyo... Tempest of Blade! Yes! Pero apat na sulok! Tinusok! At tabay na nga kay paring Lapu-Lapu doon. Nakita mo yung ginawa doon ni Monty Batip. Napakalupit siya ako. Parang tamang lakad siya roon. Up and down, left and right. Hindi siya tumulong, mga katambay. Medyo nasa mali yata yung galawan doon. Malupit mga kaibigan. Malupit talaga ang mga Monty. Lakad matatag lang siya doon, Sir Tip. Pero ito, Phantom Execution now to get that neutral grips. Ejector, di tatama rito. Stand oriented, gulat! Pero mga katapos, saan ka pupunta? Sabi nga dito ng ating Alice. Pero ito, heads laban sa ating kay Hua. Sino kaya magwawagi sa ating bottom lane? Pero Phantom Execution, turn rose. Sino nakuha ng ating red buff? Siyempre, nakuha pa rin si Paring Lancelot. Pero same for no one. Delikado ka na naman. Ito ka si Paring Herbs. Deadly Magic. And same for no one. Oy, makakatakbo ba yata? Pero hindi na makakatakbo. Isang one hit na lang to. At Yaku, grabe. Neutral creeps ang pumatay. Ay, minions ang pumatay sa kanya. Pero eto na nga third lane natin. Binabayat na ng ating Ogre Esports makakatambay. Pero ODK lamang sakit to ha. Kahit sila pa makakakuha ng turtle dito. And that will be the last turtle securing nga for the side ng ating Ogre Esports. 8-11 scoreline natin in favor ng ating Ogre. Pero ang gento, tablado-tablado. 23 minutes sa magkabilang kupunan. Walang tulak, kabigayan parehas, malakas parehas, magaling. Pero ito ang Imba Jerry, agaw ng blue buff dito. Tempest of Blade, tatakbo siya. Pero ito nga, Deadly Magic has been casted sa ating. Uy, nagkamali pa doon si Monty Batip. Oo, pero ito na nga, parang kay Hua, nandito sa ating middle lane. Pero ito, delikado siya sa mga tropa. Pero Elo Hardy dito, ejector ready. Tignan natin, pero wala na siya may ejector dyan. Nag-wear off na. Pero ito, papasukin pa ba nila sim for no one. Pero nag-aatrasan nga ang ating mga tropa dyan at 80 seconds away para sa ating unang Lord. Yes, mga kaibigan, medyo slow pacing ang pakpakan dito na ginagawa ng ating magkabilang kupunan. Medyo wala masyadong action, Jackson, na ating ina-expect mula sa ating dalawang kupunan. But still, nagpapakita sila ng napakagandang performance nga dito sa ating torneo. Si Paul Nowan dito, syempre, bantay sarado ang ating Elor Hardy sa kanyang Johed. Pero ito si Elor Hardy, nilayo na sa bush, bumalik ulit. Sabi niya, ayoko, gusto ko dito, ba't ka ba nakikailam? Pero ito, dudungaw na naman, spotted din dyan mga katambay ating kay Lua. Pero ito na nga mga kaibigan, blood out activated. Flowing blood in, gagamitin pa. Pero ayaw niya pang gamitin, nag-kick-kick siya. Flowing blood out ang gagawin, Joel, iniwan mo. Nasa mali mga ganung galawan. Muntik yun, Yako. Pero syempre, meron naman tayo. Hoy, ito na. That is a dead Alice. Pero isama mo na si Paring Hardy doon, talagang... 1-for-1 exchange ang nangyari doon. Pero ito, parang heads, nandito nga sa ating bottom lane. Kasama nga dito, sim for no one. Pero wala namang mangyayari dyan dahil 15 seconds away para sa ating level 1 lord. Yes. Pero ito, tignan natin ang mangyayari. Parang Lunox, nag-solar system na, kalahati ang buhay. Pero makakauwi at makakatakas yan. Grabe, Yako, mako naging epektibo rito. Pero eto nga mga kaibigan, tinira ng kuryente di gulat. Pero syempre, di tataslan yan. Nako, sana all tinira nga rito. Pero eto nga mga kaibigan, the Lord is up for the crab. Nakapwesto na, Ogre Esports dito. Apat na membro nandito, sama mo na ang ating Lapu-Lapu. Will be a 5v5 engagement mga katambay. Dudungaw rito ang ating link. Medyo nasa mali ang dungawan dito. Pero natakot nga dyan ang ating Elo Hardy at lilipat siya
ng pwesto. Samantala, dyan, si Rito sa kanyang lapu-lapu kasama si Kaliwa. Dudungaw nga sa may bush lane dito. Bush check lang ginagawa. Magkabilang kukunan dito. Wala pang gusto magsimula ng ating Lord. Pero eto, Dancy, Deadly Magic has been casted. And Dancy will fall down. Namali ng dungaw doon ang ating balikan, old tree. Ganda, no, Yaku. Balikan na balikan. Pero eto, Jector, unstoppable force. Dali na yan para sa ating Yudora. Eto, pumasok pa nga kay Uba dito. One man stand. Ako po, dali na. Ang ating Martis, isama mo na sa paring Imba Jerry at two men remaining para sa ating ODK. And this is the perfect time para kunin nga rito ang ating Lord. Pero eto ang spotted nga rito, mga kaibigan. One stand sa kapunta, Sir Kip. At eto na nga, makakuha na Lord dito. Balak gawin ng ating Ogre Esports. Pero eto ang ating heads to be defensa pa. Nasa mali, galawan mo dyan. Pata, pag ikaw na-pick up dyan, wala lang, mabubuhay siya bago tumating ang ating Lord. But there you go, Lord secured na nga for the side ng ating Ogre Esports. At eto nga, nakakuha na nga ng ating first Lord ng ating Ogre Esports. Pero eto na ang ating Lord, nagmamatcha na sa top lane patungo sa base ng ODK Heroes. Pero eto, nakatago nga dito sila parang Elo Hardy Delicado ang ating lane. Ako po, first down na naman, Tempest sa Blade pala yun. Pero syempre makakatakas ang kamatayan yan. Medyo kinapustan ng konti yung timing nila doon, Yaku. Dapat yata unang kinash yung ulti habang naka-ejector. At syempre, tsaka niya binigay yung stun. Definitely, I think, nagkaroon sila ng means to burst down that link. Pero eto nga, Lord natin, sunod-sunod na konti ng ating heads dito kasama ating CEO. Pero papasok ang ating labu-labu. Medyo delikado yan, mga kaibigan. Pero eto, grabe, tunog agad ang ating Lord. Bottom lane, tutulak ba? Pero eto, Johed naka-depensa. At ako mo, mag-aatrasan lang. Samantala, middle lane, palak ng pasagit dito. Heads de defensa, last insanity, pwede gamitin. Pero binigay na, pinabayaan na sila. Nababasag nga rito ang tier 1 trend sa ating middle lane. Pero eto, simple, no one naka-abante na nakitsaka-plasong konti. Oy, isang kapunta, Sir Jim. Isang kapunta, makakatakbo ba? Pero syempre, godlike na para sa ating Monty Batdip. Grabe si Monty Batdip, ha? Pero eto, tignan natin sa ating top lane. Kaihuwa dito. Pero eto, naku po, delikado ang ating expert dyan. Pero eto, makakapush na nga sa middle lane, second tower ang ating Ogre Esports. Pero paring Link, nandito na sa ating top lane at sasalubungin nga dito di paring Lapu-Lapu. Pero ang ating apat na miyembro ng ating Ogre Esports nandito lang sa purple buff at nanakawan pa ang ating tropang ODK Heroes. Pero Yaku, I think Link dito do has the buff ng ating Ogre. Kasi nakita ko niya may buff siya rito. So tingin ko, nagkanakawan lang naman. Ay, wala Yaku. Wala siyang buff, mga katambay. At eto nga, alis na kukuha yata ng buff dito. Yes, mga katambay, alis na nga kukuha ng buff nila. Para syempre, unlimited blood o dito para sa ating alis. There you go. Buff secured na nga for the side ng ating Ogre Esports. Pero eto na, magkakapasukan ba? Ubus na tier 2 turrets dito ng ating ODK, mga katambay. Ogre Esports do have the means dito, mga katambay, para itulak at tier 3 turret. Pero mag-comforce nga ba sila ng issue o mag-iintay lang sila ng another Lord dahil pre-stayed nga pinapairan nila dito sa ating laban. Eto na, magkakapasukan ba Johed dito with the ejector? Baka malikuran. Syempre, silip muna sa bush lane dito, mga katambay. Pero walang maiispatan dyan. Nako, magkalayong agwat. Grabe, isang pintana lang po pagkita ng ating magkabilang kupunan pero hindi magkakitaan. Nako, ikaw Martis, pagkaw naispatan dyan ng alis, sabi ko sa'yo, katapusan mo na naman. Pero eto nga, nakatunog na siya kaya tatakas na siya. Pero going blood out, gagamitin ang alis dito. Grabe, pakiramdaman ng magkabilang kupunan, ha. Walang gusto rito gumalaw sa kanilang kinalalagyan. Sana all walang gumagalaw. Pero eto, tignan na nga natin. Parang Shizu, syempre, nandito na sa ating bottom lane. Pero sama-sama gaming, pinapakita dito ng ating tropang Ogre. Heads dito, delikado pag na-ejector ka dyan. Oh! Dito na, basag ng Karaga Armor. First down pa magkagaling sa ating mga tropa. Pero Yudora will fall down. Dead magic, ginamit pa. Pero Harley dito, delikado nga. Pero mapapatakbo with his poker trick. Grabe mga kaibigan, 1-for-1 trade mga katambay. In favor niya ng ating Ogre Esports, they managed to burst down ang ating export dito. Pero wala naman susunod na engagement. So medyo no bearing naman ang palitang naganap. So eto nga mga kaibigan, 20 seconds away para lumabas ang ating level 2 enhanced Lord. Tignan natin. Dahil ang ODK do has ano, Lunox dito, Yaku. Tama. So meaning to say, pag natira Lunox dito, they have the capability to burst down that Lord in their favor. So tignan natin kung ganun nga ba mangyayari dito. Dahil syempre, Ogre Esports unang nakapwesto, the Lord is up to grab.
At ang ating Choco Martis nandito kasama ang ating Link. Samantala sa kabilang dulo, ang ating Lunox kasama ang ating Harley. So, eto na mga katambay, magkakabakbakan ba? Martis unang pumasok dito. He's trying to get the attentions of all three esports. Pero syempre, walang mabibig bait out dyan mga katambay. Pasukan na ba? Eto na nga mga kaibigan, Conceal has been casted in here para sa backline ng ating Alice. And spotted nga niya ang ating Link dyan. At kung tamang atrasan lang. Tama. At eto na, tignan natin kung resto na ang ating O3 Esports sa ating Lord. Pero Marera Santian, tignan natin magpupukbaw dito ang ating O3. Pero ganun din naman ang ginagawa ng ating ODK Heroes. Talaga nakaabang lang sa ating Lord. Pero eto, pagka nakita nila kung makat nga ito mga pupunto, Yahoo, baka simulan na nila parang export at Lunox to. Pero ito, magkakamali, Dungaw, Ejector, saan po tayo, Sir Kim? Pero syempre, pero ito, kinukuha na ating Lord, isang mabigat na Lord yan, Yahoo. Naku, nalingat lang sila, Yahoo, nanakawin ng candy dito. I told you not to go to, but you go to. Naku, talaga hindi dapat iniiwanan ng Lord, especially when Lunox is around, mga katambay. Napakabilis, unti mo tayo, nalibang lang mga limang hakbang dito. They managed to burst down that Lord. Grabe, beautiful play coming from a simple no one. Kahit 0-7 po siya sa kanyang KDA. He managed to bait out O3 Esports. Kaya nga nakasalisi ang kanyang magkupunan. Pero eto, mid-tier 2 turret pa sa lahat ng linya ang ating O3. Let's see kung paano de-depensa dito at paano opensa naman ang gagawin ng ating ODK Heroes. Pero eto nga, nako, syempre, margin niya, bang, basag na tier 2 turret dito. Pero syempre, tinutunong niya with a blood oath. Pero eto, may apoy-apoy pang nalalaman dito, kapirasong konti, ang ating export mga katambay, pero magkakapasok na ba? Siyempre, last shot nandito. Guard natin, tanaw na. Middle lane, papasagin mga katambay. Pero siyempre, join the defense nandito. Flame thrower lang, sagot ng ating export dyan. Pero yes, makakadepensa. Conceal has been casted. May aabutan pa ang simple no one, pero wala naman siyang aabutan dyan. Pero top lane, daming minions. Andito na, Alice kasama lapu-lapu, de-defensa. Yes, makakadepensa dyan. Grabe naman yan. At eto na, tignan natin. Nakadepensa pa nga doon ang ating O3 Esports. Pero 6-5 tayo sa ating tore na mga O3. Pero ito, unstoppable force. Burst down nga dito, parang heads. Pero delikado ka dyan, Yahoo, dahil wala kang piraga at wala kang immortality. Oh! And X-Borg will fall down. Grabe, ang lupit ng presence of mind ng ating Monty Bandif. Talagang alam niya na pwede nga naman mapikop ang isang X-Borg doon. Pero eto mga kaibigan, deadly magic sa ating Johan. Walang magiging masyadong epekto yan dahil medyo matigas na yan. Magkakita na, dalawang tank dito. Abutan pa, simple number one dito. And gagamitin lang ang kanyang second skill para makatakas. Conceal has been casted, papasok pa rito. Ang ating Johan, may ma-ejector pa. Pero walang ma-ejector yan. Nako, eto na, pumasok na Alice dito. Pero delikado buhay niya dito. Wala silang minions dyan. Pero mukhang tutuloy pa rin nila. Ipo-force pa rin nila ang issue dito sa ating middle lane. Yun nga lang, naubusan sila ng minions dyan. Samantala, link natin, syempre, dito nga mga katambay, medyo naka-high cut na. Pero saan ka pupunta? Nako, naispotan siya rito. Lancelot, makikita rin siya. Eudora, masasalubog niya. Pero tignan natin kung aakit pa ba sa mga batuan dito ang ating link. Pero eto, aabutan niya ta mga katambay. Nako, inabutan na. Nako, tinamaan ng lintik, pero nakatakbo pa rin. Grabe. Lintik na pag-ibig. Grabe yung ating Impacheri mga kaibigan sa kanyang talunan dito. Talaga na mga umubo siya na medyo malaking oras doon sa pagpapahabol nga sa ating O3 Esports. Tama, pero eto na, Sim4No1 nandito na nga. Pero eto, delikado ang ating mga tropa dito. Pero syempre, atrasan ng ating O3 Esports dito dahil may Piraga Armor, pwede mag-Glass Insanity. Pero kay Huwa, syempre, mapapa-atras din doon. At ngayon naman, O3 Esports naman ang na-quarantine. Yes, grabe mga kaibigan ha. Medyo walang gusto talaga magpatalo. Siyempre, sino pa naman ang gusto magpatalo dito sa ating bakbakan. Pero tamang atrasa lang magkabilang kupunan. Walang engagement. Not unless may Lord mga kaibigan. Tama ha. Ako. Item check muna tayo dyan, Drek. Item check, Drek. Yun. Siyempre, ito na nga. Para kay Panang Ling. At sino Shield War Axe, Demon Hunter, Endless Battle, Immortality, at Malefic Lore. At siyempre, para naman kay Panang Lancelot. Tough Boots, War Axe, Endless Battle, BOD, Athena Shield, at going to Malefic Roar. Yes, Malefic Roar, Yahoo. So, at ito na, Yahoo. Baka na dahil 9 seconds away na tayo para sa ating Lord. Pag nagkaagawa pala ng Lord, walang laban dito si Link. Bakit? Nagbenta siya ng boots. Ah, oo man.
kasi mahina yung red niya, yapo. So, di lamang magiging kapalit na mahina yung red niya, but still, napakaganda ng defensive item plus the, syempre, damage item dito ng ating team. Yun nga lang, kung sakaling magkaka-red niyan, lugin-lugin ang isang Invagery. Pero ito, nagkapasok na with a conceal mga kaibigan dito, Ejector, last in last medyo delikado, yung the Robin ball down. Delikado rin buhay rito ng ating Joe at Tempest of Play, that's been casted, pero hindi makakatusok. May, nako, pumasok na nga rito ang ating Alice with that blood on, pero oh! Walang Winter Truncheon. And shutdown dyan, baksak dyan. And this will be a pass, Lord. Easy Lord na yan para sa ating mga tropa dahil sa ating Shizu. Blue team has slashed Lord. Bilis ng ating Lord, talagang tunaw-tunaw kapag may luno. Grabe mga kaibigan. At eto nga, the Lord will be marching sa ating top lane for the side ng ating ODA Heroes. Tignan natin, dahil muli, didepensa rito ang ating Og 3. Pero eto, pumasok na nga lapo-lapo dito with a heavy sword stake mga katambay. Pero Deadly Magic has been casted. Delikado buhay niya rito. Insanity! Pinagtagal niya pa yako kung pinasabot niya kagad yun. Definitely, Dancy will pop his immortality. Pero eto nga mga kaibigan, critical. At dalawang miyembro ng ODK dito. So kailangan nila tumakbo. Samantala, bottom lane natin isang one hit lang Tori dyan. Point ng backdoor ng ating link yan. Grabe. At eto, middle lane, nabasag na nga. Pero bottom lane, tignan natin kung sasabay ba ang ating mga creep. Pero sa top lane, nandito na ang ating Lord. At ito, binabasag na. Pero ito, dali nga ito, natanapap yung immortality. Pero patay na yan para kay paring Martis. Pero ang ating Lord, nandito na. Pero ito, mababasag na nga yan. At mukhang hindi mapapakinabangan ng ating ODK. Yes, mga katambay, pero ito, 4v5 situation. Babasag sa middle lane ang ating Ogre, may last insanity, kompleto, graphic dito. Ito lang nga mga kaibigan, pumasok na ang ating Lunox with the Ruby Didi, mga katambay, nag-alawan dito. Pero pumasok na rin, lapu-lapu mga kaibigan, medyo delikado kalagayan nila dito. Nako, Deadly Magic has been casted dito sa ating lapu-lapu, may mortality, mapapapyan. Pero mabubuhay pa ba? Dahil ito nga mga kaibigan, ang ating Alice with the Blood Oath, medyo masakit, but he is running low of mana. Flamethrower katapad niya rito. Napakasakit. Last insanity. Pwede nabang ipop dito. Bang! Immortality has been pop. Pwede ulit dyan ang ating Alice mga kaibigan. Pero eto na. Flamethrower binipitawan dito. Sabay Blood Oath dito. Na para nga makatakas. Abay. Medyo delikado. Immortality will be pop sa ating export. Nako. Eto nga. May Piraga Armor pa yan. Pwede pang mag-last insanity yan. Grabe yung palit ng bigkas mga katambay. Nabuhay na lahat. Namatay ulit. Nabuhay na naman. Hindi pa tapos ang ating engagement. Pero eto, last insanity. Para makatakas mga kaibigan, medyo delikado rito. Ejector, tatamaan ba? Pero sumablay pa, kapirasong kote. Flicker in, galit na galit. Johit dito, hindi kaya ta aabot dyan. Sir Tip, nagkakamali kaya ta. Nanligang pupuntahan. Pero eto, nagkamali pa Martis doon sa skill niya rito. Nako, saan ka punta, Sir Chip? Nagkakatakbuhan dalawang miyembro. Dedepensa dito sa puwersa ng ating Ogre Esports. Mga katambay, mukhang tamang basag na. Tower lock na. Si Sun dito, 3 seconds na lang. Buhay na. 4v3 situation. Magbuhay ng Shoy dito. Pero tower lock na. Buhon tropa rin ng mga katambay. Naubusan ng minion. Pasok pa ng Lunox. Masyadong nagmadali. Nasa mali. Oo, nasa mali. Pero ito na, tignan natin kung ano mangyayari. Papawin pa dito ng ating ODK Heroes, ang ating mga tropang Og 3, dahil yung base! Yung base! Yung base! Yung base mga kaibigan, may konting bawas lang yan, pero yung minion malapit na para pasagin yan, kaya umuwi muna ang puwersa ng Og 3 rito para dumipensa. 60 seconds away para lumabas ang ating level 3 Lord. Tignan natin, Yaku ah, medyo maganda pa ang naging pakbakan dito, nakabawi pa ODK, naging dikit na dikit pa ang ating laban. Tama, pero eto na, Invagery sa ating middle lane. Siyempre, pupunta na nga ito sa may Lord Pit dahil 40 seconds away para sa ating Lord. Pero eto, hello Hardy, tingnan natin kung ilipakbakan nila dito ng ating Martis. Pero eto, Smart Missile, kinamit na nga, unstoppable force ejector. Naba to, ang ating tropa si Martis. Pero grabe, naku, Tempest of Blade, dali ang ating tropang si Kai Hua at mukhang idederecho ba to o hihintayin natin ang ating level 4 enhanced Lord. I think niya ako pwede nilang hintay dito ang Lord kasi napakabilis naman talaga mag Lord, especially when you got Lunox sa inyong lineup. Eto nga si So mga katambay, I'm pretty sure napakabilis nito. No time to react ang ating Og 3 Esports in case nakunin to ng ating ODK. Eto na, the Lord is up for the grab. I'm pretty sure mga katambay, napakabilis nito. Eto na nga, ulti ng ating Lunox. Napakabilis niya. Pero Johid, papasok, Ejector. Eto pa sa, nagkaagawan na. But still, Link,
to manage to take care of that Lord. Pero makakatakas pa, Dendy Magic. Eto nga, Winter Transition. Sagot dito ng ating... Shutdown! Eto pa, isa. Sampun na yung Sir Chief. Medyo delikado kalagayan dito. Eto pa, isa. Johed will fall down as well. At eto, dalawang miyembro na lang ang magdedepensa para sa ating OG3. Tignan natin, kakayanin pa ba ng ating OG3 Esports to. Ito, nag-buy time na nga dito. Last Insanity. Pero bumabalik buhay natin lapu-lapu. Grabe ang sustain niya rito. But still, he will fall down. At eto na ang ating Lord at nakasunog nga dito ang ating mga tropa. Pero kay Huwa nandito na Dark Tower ang ating mga tropa dito. And there we have it. ODK Heroes para sa ating game number 1. Grabe naman yung mga kukunan dito. Di ating masabing sino talaga.